kayo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo'y tinipon dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ginugunita din natin sa araw na ito ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, ang sekundaryang patrona ng Pilipinas. Hilingin natin sa tulong ni Santa Rosa, sa tulong ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, lalo tayong matipon sa pag-ibig ng Diyos. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa de Lima'y mag-alab sa iyong pag-ibig, anupat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin niyo ang salita ng Panginoon." Ito ang ipinasasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita,
nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan, kaya nga magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, baya ang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng puon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silangan, kaluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang dako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala ng makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman. Sa gipit na lagay, sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinapatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masihan. Ang nangugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Amen.
Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus sa mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan na nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam niyo po, kagabi nung ako'y tumitingin sa Facebook, biglang lumitaw na 2 taon na po ang nakalipas mula nung inanunsyo ng ating mahal na Kardinal, Kardinal Jose Advincula, na ako po ang tinalagang bagong kura, paroko ng Quiapo. 2 taon na po pala ang nakakalipas noon, no? At kay bilis ng panahon, no? At alam ko po, yan ang isang bagay na hindi nahulaan ng mga manghuhula dyan sa labas. Alam ko po, marami noon ang nanghuhula, marami ang mga sapantaha, pero hindi ho ako ang naisip at nahulaan ng mga tao, maging ng mga pari. At ako rin naman po, ni sa pantaha ko, ni sa guni-guni ko, hindi ko inakala na dito po ako ipadadala ng Diyos kasama niyo sa Quiapo. Kaya pare-pareho lang ho tayong nagulat noong mga panahon na iyon. At alam ko po yun, nung ako'y sinabihan, ako po'y punong-puno ng pag-aalinlangan at agam-agam sapagkat sino po ba naman na ho ako at di naman po ako monsignor. Ako po ang unang kura na hindi monsignor. At hindi rin naman po ako ganung katandaan pa para mapunta dito. Kadalasan ang napupunta rito, magre-retiro na ho. Sabi ko, hindi pa naman ho ako magre-retiro. At kung tutuusin po talaga, ang Quiapo po ang una kong parokya na paglilingkuran. Pero gayon pa man, natandaan ko po nung una po akong tumayo dito, ang unang salitang aking pinagnilayan
ay ang salitang pagkakataon. Na lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ng Poong Hesus Nazareno. Pagkakataon. Dinala po ako dito upang ito'y pagkakataon kong lalong maglingkod, magmahal. At alam ko din po, pagkakataong lalong matuto. Sa 2 taong ko po dito sa Quiapo, kapag nakikita ko po kayong mga deboto, tinuturuan po ako ng Poong Nazarenong lalong magdasal. Aminin ko po sa inyo, napapahiya po ako kapag nakikita ko po kung gaano kayo karubdob magdasal. Aminin ko po sa inyo, may mga umagang parang hirap na hirap akong bumangon. Pero kapag nakita ko kayo na dihamak mas maagang gumising, galing pa sa mas malayong lugar, ako bababa na lang, kayo alam ko, galing pa sa malalayong lugar, napapahiya po ako at tinuturuan po niya akong lalong magpakumbaba, lalong manalig, lalong magtiwala. At yun ang unang handog ng Diyos sa atin, pagkakataon. Dahil ginising ka ngayon ng Diyos, pagkakataon agad yan. Ilan ba kaya ang hindi nagising ngayong umagang ito? Ilan kaya yung hindi nakarating sa Quiapo ngayong oras na ito? Pero tayong lahat, narito. Dahil isa lang ang ibig sabihin, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, may pagkakataon ka pa. Kaya tayo narito, may pagkakataon pa tayo. Hindi nauubusan ng Diyos ng pagkakataon. Kaya huwag tayong susuko. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kaya kadugtong ng pagkakataon ay pag-asa. Kaya nga nandito tayo, ginising tayo. Tignan mo nga katabi mo, mukha bang gising talaga. Pero dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, narinig natin si Ezekiel. Kaharap daw niya mga kalansay. Anong tanong ng Diyos sa kanya? Sa tingin mo ba mabubuhay pa yan? Mga kalansay, mga buto. Sa mata ng mundo, ang sagot, siyempre hindi na. Kalansay na eh. Buto na eh. Dapat dyan, gawing bulalo na lang. Dapat dyan, ilibing na lang. Wala na. Wala na yan. Imposible na yan. Pero anong sagot ni Ezekiel? Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Sa makatuwid, sinasabi ni Ezekiel, sa kamay mo, Panginoon, may pagkakataon pa, may pag-asa pa. Kaya tayo nandito, di po ba mga kapatid? Kaya tayo dumudulog sa mahal na Poong Hesus Nazareno. Kahit na binabayo na tayo ng problema, kahit na parang hindi na nauubusan ng pagsubok sa buhay, parang suko na tayo, pagod na tayo, wala na tayong gana. Hindi ka lang siguro hirap gumising kanina, hirap ka nang magpatuloy sa buhay. Pero yamang nandito ka ngayon, sinasabi ng Poong Nazareno, may pagkakataon pa. Kaya naman gusto rin nating sabihin sa kanya, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Opo, Panginoon, hirap na ako. Hihinto na po ba ako? Pero kayo po ang nakakaalam. Tutuloy ko pa ba to? Itong problema ko sa pamilya ko, sa negosyo ko, yung mga pangarap ko sa buhay na parang isa-isang naglalaho, tuloy pa ba ako, Panginoon? Kayo po ang nakakaalam nito. Kaya nga dumudulog tayo sa Kanya dahil ang alok ni ang Poong Nazareno sa atin, pagkakataon, pag-asa. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa kabila, sabihin mo, manalig ka lagi sa Diyos.
ang may pagkakataon, may pag-asa, katulad ng nangyari kay Ezekiel, mula sa mga kalansay, mula sa mga buto, anong sabi? Nung nagsalita si Ezekiel, nang dumating ang Espiritu ng Diyos, nagkalaman na buhay ang mga kalansay sapagkat ang pagkakataon at pag-asa ng Diyos, hindi lang tayo ginigising, binubuhay at pinagpapatuloy ang ating lakas. Kaya ang naniniwala na nagpunta kami ngayon dito, mahal na poon, sapagkat tatanggapin ko ang iyong pagkakataon, ang iyong pag-asa, katulad ng nangyari kay Ezekiel, pakita nga natin, buhay na buhay tayo at gising na gising, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Kaya ang tanong natin sa kanya ngayon, anong pagkakataon po ang pinagkakaloob niyo sa akin? Pagkakataong maglingkod? Pagkakataong magpatawad? Baka kaya ka pinasimba ngayon, sinasabi ng Pong Nazareno, dinagdagan ko ang araw mo, patawarin mo na. Kaya ka na high blood eh. Binibigyan ka ng pagkakataon ngayong umamin, kaya hindi ka makatulog eh. Ang dami mong nililihim, ang dami mong pinagtatakpan. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Pagkakataong magkasundo, pagkakataong magumpisa uli, oo, bumagsak ka. Tuloy lang ang laban, mag-test ka uli, mag-apply ka uli. Binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang mawala ng pag-asa. At natitiyak ko kung meron mang isang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Poong Nazareno, pagkakataong umibig. Kaya nga nung tinanong siya, ano ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Ang sabi ni Jesus sa Sareno, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang Diyos. Bakit tayo sinasabi ang umibig at magmahal? Dahil higit sa lahat, tayo'y iniibig ng Diyos. Yun ang gusto ring sabihin ngayon ng Poong Nazareno sa iyo ngayon. Maniwala ka man o hindi, kahit tad-tad ka ng problema ngayon, kahit medyo naliligaw ka ng landas ngayon, kahit na may kalokohan ka ngayon, ang sinasabi ng Nazareno sa iyo ngayon, iniibig kita. Binibigyan kita ng pagkakataon. Binubuhay ko ang pag-asa sa iyo. Kaya huwag kang ring magsawang umibig. Huwag kang magsawang sumunod sa akin. Mahirap. Lalo na dahil may pasan-pasan tayong krus. Alam niyo po, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima. Isa sa mga sinabi ni Santa Rosa de Lima, ang hagdanan daw sa langit, alam niyo raw po ba, ano ang hagdanan sa langit? Ano raw yung makatutulong sa atin makapanik sa langit? Tuntungan sa langit? Krus. Sabi ni Santa Rosa de Lima, ang hagdanan sa langit ay krus. Kaya huwag niyong itsa yung krus niyo. Huwag niyong iwasan. Huwag niyong isipin yung krus, malas lang, pahirap lang. Ang krus pala, pagkakataon din. Lalo na kapag ito'y isinama natin sa krus ni Jesus sa Sareno. Lalo na kapag hinayaan natin, samahan tayo ni Jesus sa Sareno, pasanin ang ating krus. Ang krus, pagkakataon, pag-asa, pag-ibig. Tayo ngayon ay narito dahil mahal tayo ng Diyos. At dahil tayo mahal ng Diyos, magmahalan din tayo
gaya ng pagmamahal ni Jesus sa Sareno sa atin. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus sa Sareno, narito na naman po kami. Salamat po sapagkat hindi kayo nauubusan magbigay ng pagkakataon sa amin. Siguro nga po, may mga kabiguan kami, may mga kamalian kami, may mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay namin ngayon, pero naririyan pa rin ang iyong pagkakataon. Kaya nga't sa pagharap namin sa iyo, hindi kami nawawala ng pag-asa sapagkat kayo po lamang ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Paalala niyo po sa amin yon. Hindi na sa kaming kamay ang solusyon. Nasa inyong kamay. Sapagkat kayo ang tunay na nakakaalam ng lahat. Kaya nga't huwag din po sana kaming mapagod magmahal, magpatawad, maglingkod at magmalasakit. Huwag kaming mapagod magtiwala sa iyo sapagkat lagi niyo po kaming inaakay sa iyong biyaya at himala. Mahal na pong Jesus sa Sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating sarili. Ang ating tugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuan kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang isang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyong aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sarap mo
magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita ang dalagang si Santa Rosa de Lima, ang kalugud-lugud niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggalingang aming ngayong nililingon. Dito rin mo nais kami makarating at pumantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Rosa de Lima, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Hindi nauubusan ng pagkakataon at pag-ibig at pag-asa sapagkat ang Diyos ay ating Ama. Sama-sama tayong umawit ng Ama namin. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating pag-asa at pag-ibig. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa buko,
Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa de Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin. Habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata at iba pang pangayuda, ang simbahan ng Quiapo, isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nababaha, at kahit walang kalamidad, regular po tayo buwan-buwan tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Muli, sa ikalawang taong ko na paglalakbay at pagpapastol po dito sa Quiapo, nais ko pong ipabatid sa inyo mga kadeboto ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong pakikipagtulungan, sa inyong mga dasal, sa inyong suporta upang ang Dambana ni Jesus Nazareno ay maging tahanan ng bawat Pilipino. Ang 2 taon ko pong paglilingkod so far ay punong-puno ng biyaya
At bagamat ako'y di karapat-dapat at alam ko pong marami akong pagkukulang, salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin bilang inyong pastol dito sa Quiapo. At patuloy niyo po kong ipagdasal upang ang aking lang sabihin, ang aking lang gawin, ang aking lang buhay ay walang iba kung hindi ituro sa inyo, ilapit kayo kay Jesus Nazareno. Muli po, maraming salamat sa 2 taon nating kasalukuyang paglalakbay dito sa Quiapo. At sama-sama tayo, saksihan natin ang himala at pag-ibig. Ang Diyos hindi nauubusan ng pagkakataon, kaya naman huwag din tayong maubusan ng pag-asa at pag-ibig sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Casa, so padres, casa.